Ako si Kapitan Karyaw. Ako ang punong barangay dito. Wala akong sinasanto. Kung sino man ang lalabag sa batas, heh, ipapahuli ko sa mga matatapang na sibiyo ko. Ay, Kapitan, Kapitan, may nagwawala sa tindahan ni Aling Anghiling. Heh, eh ano pang ginagawa niya? Huliin niyo at bugbugin niyo. Ay, hindi pwede, Kapitan. Eh, bakit naman hindi pwede? Sino ba yung nagwawala? Asawa niyo, Kapitan. Kapitan Karyo! Mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines! Mga mahal naming tagapakinig, narito na ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Clean Up Drive sa pakikipagsapalaram ni Kapitan Karyo! Abay, nandito ka pala, Kulasa, nakikipagchismisan. Eh, kumusta na ang sekretaryang kabit ni Karyong? Ha? Hayop ka, kagawad! Tawagin mo ba naman akong kabit ni Kapitan? Oh! Aray! Aray ko! Sinampal mo ako! Kagawad ako! Hindi lang basta-basta kagawad! Plus kagawad pa! Sinasampal mo ako! Yan ang bagay sa'yo dahil sobra ka na! Ay, sige pa, Kulosa! Sampalin mo ba siya? Hay, humanda ka, Kulasa. Isusumbong kita. Kagawad ako, sekretarya ka lang. Sampalin mo ako. Paano hindi kita sasampalin? Napagabastos mo. Sabihin mo ba naman na kabit ako ni Kapitan? Bakit? May ebidensya ka ba, ha? Ikaw ang humanda dahil ididimanda kita. Gusto mo na sasampalin pa kita? Gusto mo? Sige, subukan mo! Sige! Bibigyan ko lang leksyon ng bastos na kagawad na to. Kung hindi pa siya lalayo dito, sasampalin ko ulit yan sa kabilang mukha niya! Sige, Kulasa, sampalin mo ulit ang salbahan kagawad lang! Sige, sampalin mo kagawad! Ay, dyan na nga kayo! May araw ka din sa akin, Kulasa! Ay, hihintayin ko ang araw na sinasabi mo! Ginawa mo, Kulasa. Kung hindi mo gagawin yun, kakayan-kayanin ka lang. Hay, napuno na ako talaga kanina. Sabihin ba naman yung kabit ako ni Kapitan, eh hindi naman totoo yun? Oo, Pining, Kulasa, anong pinag-uusapan ninyo? Parang nakita kong ang init-init ng ulo mo. Paanong hindi iinit ang ulo ko? Sinabihan ba naman ako ni Kagawad Asyong nakabit daw ako ni Kapitan? Eh, wala namang katotohanan yun. Ha? Aba, sobra naman ang kagawad na yun. Oo nga eh. Kaya sinampal ko nga siya sa harap ng mga maraming taong nagkwekwentuhan sa harap ng tindahan ni Aling Anghiling. Ha? Nagawa mo yun sa kanya, Kulasa? Oy? Oo, Shirley. Hindi ko na talaga napigilan ang init ng ulo ko kanina. Anong sabi niya nang nasampal mo siya? Ay, humanda raw ako dahil ipapatanggal daw niya ako bilang sekretary ng barangay. Ay, sabi ko naman sa kanya, siya ang humanda dahil idedemanda ko siya. O hayon, di umalis ka agad. Ganyan. Huwag tayong pakaya-kaya sa kagawad na yun. Kahit kagawad siya, mawawalan tayo ng respeto dahil salbahe siya. Kung ako ang sinabihan niya ng ganyan, naku!
hindi lang sampal ang aabutin sa akin. Baka tadyakan ko pa ang itlog niya. Ay, buwisit talaga. Buwisit! Ngayon lang nangyari sa akin ito. Ah, Gagawad. Anong nangyari ay, dyan sa mukha mo? Pamula-mula? Buwisit talagang kulasa na yon. Sinampal niya ako. Wala naman akong ginagawang kasalanan sa kanya. Ha? Sinampal ka ni Kulasa? Ay, nako. Ay, binastos ka niya Kagawad. First Kagawad ka pa naman din. Buwisit ang kulasa na yon. Ipapatanggal ko na siya bilang sekretarya ng barangay. Ha! Papatanggal ko siya talaga. Ay, dapat lang na ipatanggal mo dahil binastos ka Kagawad. Makikita ng kulasa na yon. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyang ito sa akin. Ay, gaganti ako sa kanya, Aling Pilang. Gaganti ako! Ay, sige Kagawad. Gumanti ka sa babaeng yun. Sampalin mo rin! Lang yung ginawa mo sa kanya, Kulasa. Eh, kaya huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Ang inaalala ko, Cap, baka harangin ako sa daan. Subukan niya. Bibigyan kita ng balisaw. At kung harangin ka, undayan mo siya. Ha? Ay, talagang undayan ko siya? Kung makita kong gagawa niya ako ng masama. Ay, oo, Kulasa. Oo, pababayaan nyo lang siya. Ay, mamibiyasa yon. Kaya tama yung ginawa mong pananampal sa kanya. Pilang, anong nangyari kay Kagawad sa Asyong? Bakit namumula-mula yung kabilang pisngi niya? Ay, sinampal siya ni Kulasa. Ha? Si Kulasa, sinampal si Kagawad Asyong? Naku, ibang usapan na yun, Lola. Pwes Kagawad, sinampal ng sekretarya. Ay, wala eh. Ay. Kaya galit na galit si Kagawad Asyong. Gaganti raw siya. Ha? Paano siya gaganti, Lola? Sabi ko sa kanya, sampalin din niya para makaganti. Nako, mali yun, Lola. Lalong malilintikan si Kagawad Asyong. Ay, bakit naman siya malilintikan? Hindi pwedeng saktan ng lalaki ang babae. Makukulong siya kaagad kapag ginawa niya yon. Ganun ba? Oo. Nako, kailangan mapagsabihan natin si Kagawad. Baka saktan niya si Kulasa. Ha? Bakit? Pinuntaan na ba niya si Kulasa? Hindi ko alam. Ha? Ay, delikado po, Jing. Kailangan natin siyang sundan. Ay, baka inabangan na niya si Kulasa at sasampalin. Lola, mabibilang ko talaga si Kagawad kapag nasampal niya si Kulasa. Pinang anong malita tungkol sa pananampal ni Kulasa kay Kagawad Asyong? Galit na galit si Kapitan, pero nagtitimpi lang. Baka siya ang makapatay kay Kagawad Asyong. Ipo ng mga chismosa nito! Ay, umuwi na nga kayo sa mga bahay ninyo! Ay,
na yung bastos na kagawad. Bastos na kagawad dyan. Aling Angelina. Wala na kayong magawa sa buhay ninyo. Kukunin ko na yung tinapay na ibibigay nyo sa amin. Yung soft drinks, dadaanan na lang ni Ambring at Benito mamaya. Para malamig na iinumin nila. Eh, sige, sandali lang at kukunin ko. Oy, Pinig! Nandito ka rin pala na nakikipag-dismisan kay Angeleng. Baka gusto mo na rin makikabit kay Colonel Agaton. Anong tingin mo sa akin? Pok-pok, ha? Aray ko. Aray, nabingi yata ako. Aray. Yan, bastos magawad. Ayok pagtagal ang babae ka. Sinampal mo rin ako kaya sisikmuraan kita. Anong sisikmuraan na sinasabi mo? Tikman mo ito. Aray. Tinamaan ang ari ko. Nabasag yata. Kung hindi ka maaalis, tatadya kang kuulian para siguradong durog na durog na. Hindi. Ayaw ko madurog ito. Hindi. Ano? Sinampal at tinadya ka ni Piring si Kagawad Asyong, sabi mo? Ay, oo kuya. Sabi raw ni Kagawad Asyong, magdidimanda siya. Baka naman binastos niya si Piring, kaya sinampal siya at natadya ka. Siguro. Wag na nga nating pag-usapan yan. Buti pa, kain na tayo. Nakahanda na ang misa. Ay, ganun ba? Tawagin mo na si Karayong. Sabay na tayong kumain. Wala siya, kuya. Tayong daw lang ang kakain. Nag-clean up drive na naman sila. Ganun ba? Ano bang niluto mong ulam ngayon, punya? Paborito mo, kuya. Ginataang langka na may dilis. Ha? Wow! Ang sarap niyan, punya. Paborito ko yan. Son, nagluto ako ng laing. Masarap ito. Wow, ang sarap niyan, Shirley. Laing. Ay, yan na lang ang ulamin ko. Paborito ko yan. Talaga? Uminta na naman itong Shirley net. Mahahambalos ko na ng upuan ito kung mapupuno na ka. Sir, alam kong gustong-gusto mo ito. Laing. Ay, paborito ko ito, Shirley. Ay, gutom na ako. Kakain na ako. Nakakainis talaga. Nakakainis. Ay, Punyang, halika na. Kain na tayo. Yung ginataang lang ka na niluto mo, ay ulamin mo na lang. At itong laing na lang kakainin ko sapagkat ang sarap nito. Ay, busag pa ako, kuya. Sige, kumain na kayo. Pati si Shirley, kainin mo na rin, kung gusto mo. Punyang! Kulasa. Patapos na tayo dito sa lugar na ito. Mamaya lilipat tayo sa distrito ni Kagawad Asyong. Opo, Kap. Kaya lang, baka hindi ako sasama doon. Babalik ako sa barangay hall. Baka kung ano pa ang mangyari kapag nagkita kami ni Kagawad Asyong. Ako rin, Kap. Doon na lang ako sa barangay hall. Baka kung ano pang mangyari. Dahil galit din sa akin si Kagawad Asyong. Ay, huwag kayong matakot. Ako ang bahala. Hindi kayo magagalaw doon ni Kagawad Asyong. Ay, si Kagawad Roy lang ang itapat natin. Ay, ipapabugbog ko siya sa kanya. Huwag na, Kap. Mabuti na yung umiiwas tayo sa gulo. Tama nga naman ang sinabi ni Pining, Kap. Umiiwas lang po kami sa gulo. Sige. Kung ganyan ang plano niya, hindi ko kayo pipigilan.
Kami na lang ang maglilinis sa distrito ni Kagawad Asyaw. Kuya, bukhang aalis ka. Saan ka pupunta? Ay, kuan punyag, may clean-up drive kami ng mga retiradong sundalo. Ha? Ganun ba? Uso yata ngayon ang clean-up drive. Ah, oo, punyag. Ah, sige, aalis na ako. Sa labas na ako kakain mamaya. Ah, sige, kuya. Mag-ingat ka. Ah, teka. Gan bang itsura nang pupunta sa clean-up drive? Nakaporma. Ha, teka. Parang may kasama siya sa sasakyan niya. Ah, ha? Gusto kong makasigurado kung tama ang hinala ko. Santali lang. Ah, Shirley! Shirley! Nandyan ka ba sa kwarta? Ha, walang sumasagot. Iba na yata ito. Wala dito si Shirley. Kung ganoon, siya yung naninagang kong kasama ni Kuya sa sasakyan niya. Nakaw, masama na ito. Ang Kuya, kinabet? Nandito ka na pala galing sa bayan. Ay, haling pilang, malas ko talaga. Ha? Na naman? Ay. Eh, bakit? Anong nangyari kagawat? Eh, nagpunta ako sa opisina ni Mayor. Kinausap ko siya. Eh, dinulog ko ang problema ko. Akala ko matutulungan ako. Yun pala, ay pinagalitan pa ako. Ang daming nakarinig na mga bisita niya. Eh, nahihiya ako. Para akong natutulaw kanina sa yelo. Ha? Eh, bakit nagalit sa'yo kagawad? Eh, nagsumbong na pala si Nakulasa at Pining sa kanya. Sabi ni Mayor sa akin, ipabibilanggo raw niya ako. Eh, nagmakaawa ako sa kanya. Eh, tumawag na kanina sa pulis para aristuin ako. Mabuti na lamang at pinakinggan niya ako. Akala ko mabibilang muna ako kanina, Haling Pilang. Ay, kinabahan ako. Ay, mag-ingat ka kagawad. Baka bigla kang aristuhin. Ay, yun nga ang inaalala ko, Haling Pilang. Kaya, ay, hindi muna ako lalabas ng bahay. Baka biglang may mag-aristo sa akin. Yan ang problema ko ngayon, Kumari Anghilim. Sa palagay ko, pumato na si Shirley sa kuya ko. Talagang parang naaninagan ko siya na nandoon sa loob ng sasakyan ng kuya ko. Ang babaeng yan. Naka, malaking problema yan mamaya. Ay, paano kung malaman na ni Roy na nakipagrelasyon ng asawa niya kay Karnalagatao na baka gumawa ng hindi kanais-nais yun. Kaya nga, kinakabahan ako eh. Baka mamaya, walang kaalam-alam ang kuya. Tapos, sasaksakin na lang siya. Ayaw kong mangyari ang ganoon. Pero ito kasing si Kulasa, nagbibigay motibo. Tulad ng kwento ko nga sa'yo. Pag magluluto ako ng mga paborito ni kuya, sasabayan niya ako. Tapos, kung kakain na kami, itataon din niya ang pumasok at kung ano-ano ang binibigay na pagkain sa kuya.
Ay, ang dapat ingatan ay huwag malaman ni Kagawad Roy na pumatol si Shirley sa kuya mo. Buti at nandito ka na, Roy. May importante kasi tayong pag-uusapan. At sana, huwag kang magagalit. Nakukonsensya ako. Ha? Eh, bakit aling punyang? Ano bang sasabihin niyo sa akin? Paano ko kaya sasabihin sa kanya na nakipag-date si Shirley kay Kuya Agaton? Ang paalam ni Kuya Agaton, aaten ng clean-up drive ng mga retiradong sundalo. Yun pala, si Shirley ang iki-clean-up drive niya. Aling po niyang, ano ba yung sasabihin niyo sa akin? Ay, sige na, sabihin niyo na. Ano ba yun? Roy, si Shirley kasi. Juan, ay, paano ko ba sasabihin ito? Paano? Ay, kukuha ako ng buwelo para masabi ko sa kanya. Sasabihin ko na talaga na nakipag-date ang kanyang asawa kay Kuya Agaton. Masabi na kaya ni Punyang ang gustong sabihin kay Roy? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Clean Up Drive sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!